Sabi nila ang mga Pilipino daw ay may love affair sa fried chicken. Sabi nila wala daw forever. Pero kung pagbabasihan ang love affair ng mga Pilipino sa fried chicken, meron. Nasubukan mo na bang kumain ng sarap to the bones Max fried chicken? Pinangarap mo? Ang sarap! Ilang beses na rin kami nakakain sa Max restaurant. Sulit ang presyo nito sa pagkain, serbisyo at ambience. Sa video nito, pag-uusapan natin kung paano ang Max Restaurant ay nagsimula. Hi guys! Welcome to Olive's Vlog! Please don't forget to subscribe! Ito ang Bible verse natin sa araw na ito. Ang sarap ng feeling nang may natutuwa sa'yo sa masayang pag-asikaso at ngiting totoo. Ang sarap na feeling ng Max, nag-aalaga mula sa puso, pagmamahal na totoo. Ang sarap kasama ng pagsasama. Ang sarap na feeling ng Max. Ang Max Restaurant ay isang Filipino restaurant chain na nagsiserve ng fried chicken at iba pang Filipino dishes. Ito'y tinatag noong 1945 sa Quezon City. Ito'y binansagan na house that fried chicken built. Ang Max Restaurant ay tinatag ni Maximo Gimenez at iba pang kamag-anak na gamit ang kanyang nickname na Max shortly after World War II. Ipinanganak siya noong January 19, 1901 sa Quezon City, Metro Manila. Nag-aral siya sa Stanford, USA bilang teacher at ang asawa niya ay si Mercedes. Kagaya ng ibang Filipino families after ng gera, hirap sila sa pera. Ang Pilipinas ay bumalik under Americans. Kinaibigan niya ang mga American troops na nakastation sa Quezon City na regular na bumibisita sa kanyang bahay for some drinks. Kinalauna, nag-insist sila na bayaran ang pagkain at inumin na siniserve, kaya nag-prompt kay Maximo na magbukas ng cafe. Also, isang gabi nagkaroon siya ng isang panaginip na chinichase niya isang puting manok. Little that he know na ang chicken na yon ay magiging tradisyon at business na ipapasa niya sa kanyang mga anak at mga apo. Binuksan niya ang cafe na initially nagsiserve ng chicken steak at drinks. Initially, ito ay gastropub. Ito ay sa 21 South Street na ngayon ay Scaltuason, Barangay Laging Handa, Quezon City. Ito ang first floor ng kanilang bahay. Inarrange ang tables at chairs, naglagay ng furnishings para mag-add sa ambience ng cafe. Nahirapan ng mga American servicemen na ipronounce ang kanyang full name na Maximo, kaya ginamit niya ang kanyang nickname na Max sa pangalan ng cafe. Tinulungan siya ng kanyang asawa na si Mercedes, sister-in-law na si Filipa Sanvictores, ang niece niya na si Ruby Trota na nagmamanage ng kitchen, at ang asawa niya na si Claro. Isa sa mga American servicemen ay nag-request ng isang buong fried chicken at gumawa si Ruby ng isang recipe na naging instant hit. Ang recipe ay naging popular sa mga GIs na nakastation sa city at sa public na nakarinig ng recipe ni Ruby. Ito ang tender, juicy at crispy fried chicken. Ang fried chicken ang naging favorite ng mga GIs kahit iba to sa kinasanayan nila sa US. Pagkatapos ng World War II, isang taon nagsara ang Max dahil ang mga loyal customers nitong GI ay umalis na sa bansa. Pero salamat sa word of mouth advertising, nagbukas ito uli. Si Nanay Ruby na tawag sa kanya ay may talento sa pagluluto na napatunayan na higit pa sa chicken. Nag-offer din sila ng iba pang Filipino dishes kagaya ng kare-kare, sinigang, nilagang baka, crispy pata, lechon kawali at iba pa. Noong 1951, kasama si Maximo Gimenez na active proponent at founding member, na-establish ang Hotel and Restaurant Association of the Philippines. Noong 1953, nabuksan ang second location nito sa Parañaque, na later na nag-move sa Baclaran sa Dewey Boulevard, na ngayon ay Ross Boulevard. After 3 years, ang pangalang QC Max Incorporated ay na-register
as trademark under Philippine Trademark Law. Ang first branch nito sa Scout Wason ay officially nagbago ng signage. Noong 1973, nagbukas ng branch ang Trota family sa Claro M. Recto at inintroduce ang low-budget meals sa kanilang predominantly students na clients. Noong 1982, si Erlinda Fondabella, ang daughter ni Ruby Trota, ay nilipat ang kanyang pamilya sa US at sineta pang Max sa Gillard Street, San Francisco. Ito ang kauna-unahang branch sa labas ng Pilipinas. 9 years later, lumipat ito sa Real Camino, South San Francisco. Noong 1994, si Edgardo Trota, anak ni Ruby Trota, ay binuksan ang Max of Manila sa Los Angeles. 4 years later, binuksan ang Max sa San Diego. Pero pag ang sarap, sagad hanggang buto, pinaw buto. Ang sarap ng Max Fried Chicken. Sarap to the bones. Noong 1994, officially inadopt ng Max ang tagline Sarap to the Bones at inannounce ang first celebrity endorser nito na si Gary Valenciano. Noong 2004, naging endorser nito si Piolo Pascual at Isabel Oli. Dahil dito, na-launch ang showbiz karin ni Isabel Oli. Noong 2013, naging endorser nito si Coco Martin na dating Max Service Crew. Noong 1995, sinelebrate ng Max ang 50th year anniversary na may 34 branches dito sa Philippines at 4 sa US. 2 sa Los Angeles, 1 sa San Diego at 1 sa San Francisco. Noong 1997, si Bill Rogers, ang apo ni Maximo at Tang Jimenez na tagapagmana at nagtatrabaho sa kumpanya, ay inumpisahan ang Max Franchising Incorporated para i-standardize ang operasyon nito. Noong October 1998, ang unang franchise Max Restaurant ay nabuksan sa Harrison Plaza, Manila. Noong 2000, ang Philippine Franchising Association kasama ang kooperasyon ng DTI ay nirecognize ang Max Restaurant as the most promising Filipino franchise of the year. Noong 2001, ang Edgardo S. Trota Foundation Incorporated ay na-incorporate at ang Edgardo S. Trota Memorial Scholarship ay na-launch at ang target recipients nito ay ang mga anak ng Max employees. Noong 2003, ang first franchise sa US ay nabuksan at ang Max ay napangalan ng The Outstanding Filipino Franchise of the Year Food Category Restaurant. Mga branches sa ibang bansa kagaya ng Canada at UAE ay sumunod. Noong 2006, na-acquire ng Max Group Incorporated ang master franchise from Global Krispy Kreme para makapag-operate sa Philippines. Later, inintroduce ng grupo ang Jamba Juice. Noong 2014, na-acquire ng Max Group Incorporated ang Pancake House Incorporated. Nag-gain ito ng control sa mga brands kasama ng Pancake House, Teriyaki Boy, Yellow Cab, Tensios, Cabecera, Sizzling Steak, Maple, Liqueur de France, Meranti, at Singkit. Nag-expand ito into a chain na may 14 brands, pero ang Meranti ay defunct na ngayon. Sa parehong taon, ang Max Group Incorporated ay pumasok sa Philippine Stock Exchange through backdoor listing sa pamamagitan ng Pancake House Incorporated. Ang backdoor listing ay nagaganap kung ang unlisted company ay nag-merge sa listed company. Noong 2020, nag-celebrate ang Max Restaurant ng 75th year anniversary. Ang Max Group Incorporated ay minamanage na ngayon ng third generation Cousins Consortium. Si Robert Trota ang president at CEO at si Sharon Fontebella ang chairperson. Pareho silang apo ni Ruby Trota. Ang headquarter nito ay sa Makati City. Sa kasulukuyan, ang Max Restaurant ay may 171 branches, kasama na ang 19 franchise branches abroad. Ang mascot nito ay si Chicky Boy at present during birthday parties at iba pang gatherings. Gusto niyo din bang kumakain sa Max Restaurant? Please comment below. Salamat sa panonood!